ye have despised the poor, you have rich men oppress you, and though you before the judgment seat. Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called? If ye fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. But ye have respect. But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors. Sabay-sabay. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Pero ulitin ko po yung verse 5. Sabi niya, hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo pong magpala. Ang mga pinagdadaan ng bawat isa, Panginoon. Kayo pong tumulong. Tawarin po kami sa mga kasalanan, Panginoon. Yung mga nakikita namin na discouragement din po, Lord, sa labas, sa loob. I pray ito po yung ma-address namin. Gawin namin dapat magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Hindi kami tumingin sa ibang tao na madalas nakakatiso din. But I pray. Yeah, turuan niyo po lagi kami. Maraming salamat sa pagpagtisi mamaya. Mga attendance namin, may pong magpahala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Okay. So again, na-break tayo doon sa medyo negative. Medyo positive tayo ngayon. Dahil actually, sige, buksan nyo na lang, bad. Patayin na rin to, bad. Patayin na lang to. Sumabog pa yan. Okay. The title po natin ngayong umaga, ang nag-inspire po dito is, yun nga, special ngayong kahit marami tayong problema, hindi naman. Hey Joe, kamusta? Laban lang, amen? Amen. Ngayon nga, ang dami, pati sa opisina, ang dami. Hindi ko alam. Network daw sa amin eh, ganun. Hindi lang, mga server. Mga bagsak. Pero, ang nag-inspire po nga nito, no? Special sa atin ngayon, si Brother James. Birthday niya po kahapon. Of course, kapasalamat tayo sa kanya. Amen. Sa kanyang pamilya. Lalo po ako, na-appreciate ko yan. Pero sumabay si Ate May. Sabi ni Mami yan, maganda lang yung ni Ate May. Spirito, amen? At yan ang kailangan natin dito. Amen. Hindi mga negative. And then, kaya I thought, no, na ito yung kailangan ng bawat isa din. Habang dito yung ganyan, no? So, kaya ang title natin ngayon, The Chosen Ones. Nasa libro, mahilig dyan, eh. The Chosen. Yung iglesia ni Manalos. Ano din daw, mga sugo. So, in a way kasi may maganda talaga doon. May problema nga lang, iba, kunwari lang, sugu-suguan. Dahil mga false teacher, false prophet ngayon, feeling-feeling lang. So, sana ma-appreciate natin yung umaga at hapon na tayo pinili ng Panginoon. At kayo rin makakalam po nun. Ang hirap din sa mag-preach sa mga tao na hindi appreciate kung nasan sila, nilagay ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya, nasa utak ko pa rin po yung anak ng pastor eh. Na nagloko, nagrebelde. So, ganun. Kaya, in a way, pinapanalangin sila ng ibang tao, pero iba siya pinaasar na rin, nagalit na rin. Anong pinaggagawa nitong mga to? Ang tindi ng accusation nila. So, kasi medyo sikat yung tatay nilang pastor, kaya matapang din, kaya siyempre dahil kalaban. Sana makita natin kung nasan tayo, ma-appreciate natin, mga bilang, mga anak ng Diyos. Amen? Yeah. Ito yung baliwalain at actually yun nga pag-aaral natin ngayon. The Chosen One, subtitle natin, Knowing and Assuming Our Place in the Lord. Sa Tagalog, alamin mo kasi. Iba sa atin, kaya minsan discouraged. Pag inalam mo yan, akong magsasabi. Yung iba kaya discouraged. Minsan, ano yung mga sinasabi ng mga iba? Discouragement nila, mahirap lang ako eh. Hindi ako top 1, top 2 lang ako. So, kutusan, di ba? Hindi ako masyadong maganda. Medyo lang. Hindi masyadong matalino, nakakasal. Pero, hindi mo alam kasi kung nasaan ka eh. Supposedly, magpasalamat ka. Diba, kahit mahirap ka, for example, yan na lang, madalas natin ano dito. At least, wala kang problema na iba, kalusugan ang problema. Iba, yung magulang nila, anak nila,
ang gulo ng pamilya nila. Salamat ka, wala ka sa ganun. Kaya sana makita natin yung place natin. Alam yung place, katayuan. Lalo sa Diyos. Hindi sa ibang tao. Kasi kahit yung ibang tao, sabihan ka lang kung ano ka, wala kang kwenta, wala niya, ganyan, 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 ganyan. Eh kung sa Diyos naman, okay na okay ka. Misa kasi nakikinig tayo kanino-kanino. Tapos yung mga kapapang spoiled eh. Kinukumpara niya sa, eh ako, wala, hindi ako pinag-ano eh. Hindi ako pinapayagan ng ganyan eh. Iba, ganyan. Nareklamo. Kaya iba, asal na asal. Hindi nakita yung privilege na meron sila. Yung tatay nila maayos, inalagay sila sa maayos na kalagayan, tapos ganun pa igagante. Kaya sana, hindi tayo ganun. Again, obviously, yung mga bago is, hindi ako galit ha, sanay naman kayo dito, no? Nainig din kayo ha. So, para ma-appreciate natin. Hindi tayo ang attitude natin minsan sa Diyos, parang lagi siya nagkukulang. Hindi naman. Ikaw ngayon nagkukulang. Amen? So, again ha, the chosen ones, tayo po yun. And then, subtitle that, knowing and assuming our place in the Lord. So, number one, medyo simple lang to. Ito lang yung mga verses na mag-aaralan natin. Ito po yung nagsasabi na tayo pinili ng Diyos. At napakaganda. Medyo mga sikat na verses to kasi nga ay yun talaga dapat natin malaman eh. Katulad na nabanggit ko. Baka kulang pa kayo, no? Sino yung mga depressed dito? Huwag nyo na sabihin. Okay? Huwag nyo na sabihin yung dahilan. Papatak lang naman sa ilang kategory. Yun nga, minsan either hindi ka kontento, palagay mo, may mas magaling sa'yo, may mas mapalad, may mas maswerte. Diba? Ano pa? Palagay mo, nahihirapan ka. Sino bang hindi? Iniisip mo lang sarili mo kasi. Iba naman, yun nga, ewan ko, nanonood ba kayo na masyadong drama? Drama series, na talaga namang naka-design yun para paiyakin ka talaga. Tapos merong inaano yun, may tinuturo sa iyo. Kaya mag-iingat kayo sa ganun. Kung kaya nyo dalhin, pero malamang sa inyo, ang dahil pwedeng gawin eh. So, waning ka na lang. This, ano ka pa, ma-encourage ka pa. Amen? Oh, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit kaysa dito ka. Puro ka pera dito sa lupa. Nahihirapan ka talaga. May number one, ano ba itong choosing natin? Yun ang mag-aralan ngayon. Yan tayo 7 points. Para ma-encourage tayo, ma-appreciate natin. Paano tayo pinili? Anong klaseng pagpipili ba ito? Ito ba yung, alam nyo, mini-mini-mini mo? Nuwari, ikaw yung nanalo sa ano? Paano ka nanalo? Eh, kasi sabi ng judge, mini-mini-mini mo. Oh, ikaw na ang top one, ha? Maano ka ba doon? Ang galing ko talaga, napili ako, swerte ko. Hindi ka nga daan, niniwala sa swerte. May word na swerte, may idea na swerte, pero walang kwenta yun. Dahil lang Diyos, walang aksidente sa Diyos eh. Kaya kanina, mga pag-usapan, puro problema ako mismo, nag-reflect ako kasi dun din yung sa nabalitaan natin. Supposedly blessing eh. Minsan, pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, ba't may ganun pagsubok? So, kaya tingnan natin itong choosing natin. Yung paano yung pagpili sa atin ng Diyos. Ano ba ito? So, tapusin natin siguro hanggang tatlo. So, number one, masaya po natin yan dito sa ito na muna, no? Ating text. Hindi ko pala na-transfer dito. Wait lang po, ah. Ano yung nakita natin dito sa James 2? Okay, dito ako talaga nagsimula eh. Ang sabi po dito, nagtuturo si James. Nag-umpisa sila sa mahirap at mayaman. Nakita nyo? Kanina? At yung category na yan, yung issue na yan, simula Old Testament, hanggang New Testament, kahit kayo bata pa kayo, inggita na yan, hanggang matanda na kayo, yung issue na yan, di mawala yan. Minsan may gisabi itong mga nagmamarunong, ano, mawala na ang kahirapan sa buong mundo. Mga ganun eh, pag tinanong mo sa Miss Universe, anong ano mo, pangarap mo, anong world peace, mga ganun. Kaunlaran, ang gandang pakinggan. Pero ang Diyos na mismo nagsabi, ano sinabi ng Diyos, hindi mawawala yan.
Aasa ka pa ba? Sabi ng Diyos, di ba? Kung alam niyo yung hindi mo mawala yan, kaya tulungan niyo na lang. At kung salamat kayo, kung medyo nakakangati ganyan. Kaya sabi niya, hindi mo mawala yan. So, eh, tayo dati umasa at hindi tayo maniniwala kung kanino-kanino dyan na ngayon may mga global agenda po yung mga tao ngayon, mayayaman. Napaka self-righteous. Ngayon po nangyayari sa panahon natin ngayon. Babalik ko na naman yung pandemic kasi ganun talaga nag-umpisa eh. Kaya nila Kesyo, gusto namin ngayon tulungan. Actually, ang goal nila, gusto nilang kumita. At mayroon silang other goals na kontulin yung mga tao. So, gagawin nila, alam ka na magpakontrol yung tao. Gagawa sila ng problema para ma-accomplish yun. Ganyan nangyayari for the last how many years, ha? 3 years, kung hindi nyo alam. So, ba't ka nabanggit yun? Kasi nga, dapat alam natin yung namimili sa atin. Una, yung kalayaan po yan, kaya binigay sa atin ng Diyos yan, para sa atin yan. Natindahan nyo ba yun? Huwag nyong ibibigay sa iba yan. Ngayon, again, ha, sa pagpili, may tamang pagpili at mali. Kaya yung mga bata rin, inasanay kayo, nilalagay sa magandang kalagayan, tinuturuan kayo para matalino kayo, hindi yung bandang huli. Tignan, pipili kayo, mali naman. Eh, gusto ko nang mag-asawa, ngayon pa lang, ngayon na, namili ka, okay, yun ang pag-usapan natin, kaso mali naman. So, dahil di mawala yung kategory na yun, okay? So, balik tayo sa mahirap, ganyan. Sinabi na dito, kaya sabi dito, yung pointo dito, di ba? Mga Kristiyano na po to. At ang nagtuturo sa kanila, mga apostol. So, supposedly, mga spiritual to. At in a way, siguro. Pero yung iba kasi nahuhuli. At yung iba, minsan, kahit mga pastor minsan, hindi mo alam may something strong na sa'yo sa bagay na to. Okay? Ano yung pinaka-lesson dito? Dito lang sa James 2, yung respect of person na tinatawag. Yung sabihin, ginagalang mo siya, pinapaboran mo siya kasi fill in the blanks, either kapatid ni ganyan, kalahi mo, pareho kayo ng probinsya, mayamang kasi. Yung respect of persons, gano'n, mali yun. Maganda yung magrespeto, pero hindi ganito. Yung term na respect of persons po, parang ano ba sa Tagalog yan? Parang bias yan eh. Gano'n po yan. Parang nagtatangi na mali. Okay? Kaya dito naman sa James 2, ang talagang ano dito, kukumpara, mahirap, mayaman. Okay, kung nakita niyo yung kwento kanina, mga Kristiyano na raw, ato, magpupulong tayo dito. Yung isa special, yung iba hindi. At bakit daw? Kasi mayaman. Kaya galit na galit actually si James dito eh. Pag binasa niyo yung buong James, actually, lagi na nadadama yung mayaman. Tinitira niya again, hindi lahat ng mayaman loko-loko, hindi lahat, pero marami yan. Kaya huwag kayong papa-control, huwag kayong papaloko. Kaya sabi dito, kinuwento niya ngayon, basta yung iba pinapaboro yung mayaman dahil lang mayaman siya, dahil maganda yung damit. Eh, ang okay sa akin damit, katulad yung suot ni mamayan ngayon, di ba? Ang ganda. Amen, mura lang yun. Pwede naman ganun, di ba kailangan mag-forma ng gusto. Basta maayos, sabi nga, pagbabae, palda, maayos, okay na yun. Yung kailangan magpa-forma ng gusto. Pero dito, ganun eh. May pagandahan ng ano, gagalangin ko ito kasi alam nyo ba yung sinusuot niya? May brand yan, ano mga mahal na brand yan, hindi ko na nga alam eh. Kasi hindi nang relevant dati pero may mga ganyan tao. Kaya kumikita yung mga naggamit, konting ano lang, brand lang, commercial, yun ang binili mo. Mga mamahalin. So nangyari dito, kaya sabi niya, "Are ye not then partial in yourselves and are become judges of evil thoughts?" Masama yan! Kaya sabi dito, "Hath not God chosen the poor?" Pinasok niya na ang Diyos ngayon. Kasi, even in the Old Testament, at kaya tayo, mga soul winner tayo eh. Pag bumunta tayo ng mayaman na subdivision, alam na natin, halos walang mailigtas doon. Kung sino, misa, makakatulong lang, saka masalubong natin sa ano. Pero yung mga mayamang, alam mo, papasokin tayo yan. Nag-i-share po kami ng salita nyo, so parang maligtas kayo. Naku, magbabago ang ano niya. Biglang magbabago yung ano. Titingnan, kala mo, tatlo yung ulo mo. Ganun ang tingin sa'yo nun eh. Weird ka pa sa kanila. So, misa, pwede natin sisindi yung mga loko-loko kasing false teacher. Pero still, napansin nyo ba, baka sinasabi dito, ang Diyos na mismo namili, at madalas sa hindi, yung mga mahirap, sila yung mayaman sa pananampalataya. So kaya sinasabi niya dito, maling-mali yung ginagawa niyo. Dahil ang mahirap itong isa, ginagaling yung mayaman, di mo nga alam kung
saan nanggaling yung yaman, kung alam mo man, may advantage sila, hindi naman sila sinasabi. Sali magpasalamat sila sa Diyos, ibalik yung sa Diyos, madalas hindi. At sinabi niya pa dito, that do not rich men oppress you, madalas ganun po yan. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina, yung mga gumagawa ng bakuna, ganyan yan eh. Walang bibili nito, matamang bibili niyan. Yung kinausap nila, gobyerno. So, sino na-oppress ngayon? Alam niyo po yan. Again, binabalik ko ito kasi ito yung topic, ito talaga yung ano ng times natin ngayon, hindi ko pwede tago sa inyo kasi alam ko eh. Ang dami yan. Noong una, sinasabi, hindi pipilitin. Kaya namin kayo gustong bakunaan para kayo ay maging malusog. At di kayo mapahamak, hindi kayo mamatay. Gusto mo ba mamatay ka? Mga mapagkunwari itong mga ito eh. Bandang huli, nung ayaw magpabakuna pa rin nung iba, ay tanggalan ng trabaho yan. Huwag kayo sumakay sa jeep. Mga sira ulo talaga, literal. Kung di nyo pa nakita yun, mayaman yan. Sila yung gumagawa ng policy. Naapektado lahat ng tao, karamihan. So bakit mo ba kapuran yung mga yan? Tapos yung mga mahirap na sinabi mismo ng Diyos, sila yung mga nanampalataya. Never yung gagawin yan. Okay, nasa umuna pa. Kaya, yung number one na choosing natin, point number one, sinabi doon, ang Diyos ang pumili sa kanila. Kaya point number one, assured. Okay? Yun lang, ganun kasimple. The Lord Himself has done the choosing. Never yung ano, ito, naligtas to, ito, hindi. Kasi minsan, tanda yung mga bata especially. Pag minsan kasi, nag-asawa kasi kung gumukha ng mga tao dito, tapos minsan, susumbong pa ako si pastor, hindi na kita bate. Hahanap ko ngayon ng kaibigan doon sa labas. Papaburan mo pa yun. Parang again, yung anak ng pastor na yun, yung sinungaling pa eh. Pero parang nakikita ko na rin, totoo talaga na, kaya nagbago yung batang yun, nakakita kasi ng kaibigan sa labas na malaya. Ay, malaya dito. Walang ano, kahit anong suot ko, okay lang. Kahit anong sabihin ko, okay lang. Kahit sino kaibigan ko, okay lang. Nabago, nawala yung mga tinuro sa kanya. So sabi ko, Kristiyano pa rin naman ako. Ngayon rin ako nagtitiwala. Yung naituro sa'yo, totoo na, sa Bible yun. Kanino ako nagtitiwala ngayon? Ngayon, hiyang-hiya, di makabalik. Pero ang Diyos sa mga maka-Diyos, welcoming naman yan. Pero tandaan mo, may consequence ang kasalanan. Amen? Amen. Kaya sabi dito, never yung gagawin niya. Again, ang maganda dito, actually, nadamay ko lang yan, ang pinag-usapan lang dito, yung pagpili sa atin. Ang Diyos ang namili at madalas, pinipili yung mahirap. Ang dahil ko pwede sabihin dito, pansinin nyo, kahit tayo mga Baptist, ang ginagamit talaga yung mga mahirap, sa totoo lang. Napansin ko yung minsan, pag nag-praise, medyo tagal na siguro, komportable sa buhay ba? Kasi ko puro joke na lang, puro pahanga. Yung mga pastor na talaga naghihirap sa ministry, talagang nagiinit, ang ganda ng preaching. Masarap pakinggan, totoo. Hindi pa pogi. Kaya ngayon, nagiinit ako, di men? Kasi nainitan ako eh. Kaya again, nandun tayo sa calling tayo, sa choosing ng Diyos. Number one, assured yan. Ang Diyos, ano pumili niya? Never niyong, ang buti pa sa iglesia ni Manalo. Buti nga, nasampo lang si Kibuloy, no? Sana mabulok na. Kaya imposible yun. Ang panalangin ko ito, magka-cancel. But anyway, di ba, huwag kayong madi-discourage pa, di ba? Yung church niyo, init naman dyan. CCF, ang laki. Never. Ang Diyos ang namili. Isaisip natin yun. Ang Diyos hindi nagkakamali. Pag namili siya, mali. Ganun ba yun? Hindi. Pag namili siya, tama yun. Never despise that. Ang Diyos namili. Kaya number one, yung pagpili niya, sigurado yun. Okay, ngayon pasok ko na lang muna. Kasi baka, sabi sa may idea tayo, eh pastor, kaya mo sinasabi yan, kasi tayo yan, mabuo sa atin yan eh. Kaya nga, ikaw isipin mo rin. Hindi kita i-convince sarili mo na ikaw yan, kasi sinabi ko, kaya chosen ka, hindi sila. Tingnan mo rin sarili mo. Kasi iba, again, nabanggit kayo yung anak ng pastor, no? Tsaka si Judas na lang eh. Ang tagal na kasama rin na Jesus yun, ng Panginoon, mga apostol na banal. Si Judas.
Kaya sinasabi natin, ang Diyos ang pumili sa atin, eh. Mag-iingat ka, baka iba sa atin, iba dyan. Baka ikaw, masakay-sakay ka dyan, di applicable sa'yo. Okay, napasok ko lang yun kasi masyado simple yung ating points. Pero still, kailangan ma-appreciate ang Diyos na namili nun. Hindi siya nagkamali. So yun nga, kaya nabanggit ko yung mga lingkod ng Diyos. Sino ba sa tunay na lingkod ng Diyos ang nasa Bible na mayaman? Bira naman, mga kings, di ba siya si David? Alam natin kung saan napunta si David dahil sa kalayawan niya rin. A man after God's own heart. Ba't siya nagloko ng ganun? Ang hirap isipin, mayaman siya. Makapangyarihan siya. Yan ang mga tisod sa atin. Kaya huwag na... So again, after na noon, sino na yung mga lingkod ng Diyos sa Bible? Karamihan doon, mahirap, walang pangalan, walang kamag-anak na matindi. E Jesus mismo, siya ay Diyos, pero nagkatawang tao siya. Ba't ganun? Binasto siya ng mga tao. So never tayo, pag binabasa tayo, minamali tayo, okay lang yan. Ang Diyos na namili sa akin, hindi ako ma-insecure kahit kanino. Amen? Amen. So number two na. Bilis na na. Ano pa? Saan nakuha natin ito? Napakaganda nito. Kasi pag binabasa ko yung James, talaga naramdam ko yung bigat eh. Kaya maraming James eh, no? Okay, number two na po tayo. Again, ang title natin is The Chosen Ones. Deuteronomy sa pag-uulit ng batas, pinapaalala po sa kanila kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. So ito po ay mamaya may kukuto sa Peter, pero basahin na lang natin. Sabi dito, sinasabi ni pinapaalala ni Moses sa kanila ano yung ginawa sa kanila ng Diyos. Pinalis sila sa Egypt, niligtas sila, inalis sila doon, dinala sila sa land, na promised land. Kaya nung panahon na ito, hindi pa sila nakapasok. So binibigyan sila ngayon ng instruction na huwag kayong makikisama-sama dyan. Amen? Alam ko po yan ako, ganun din ang aking mentality nung bago sa church. Alam ko, may mga provision ng Panginoon, pero yun, wala akong pamilya, mag-isa lang ako. Hindi madali yun, amen? Pero minsan maganda rin yun. So minsan kamag-anak mo naman yung titiso din sa'yo. Okay na yun, bad? Okay, magka-carwash tayo, ha? Okay. So, ano ba ginagawa dito? So, huwag kayong makikisama dyan sa mga yan. Pwede tayong makisama ng tama. Okay, kunwari, may-ari ng tindahan. Iglesia ni Manalo, bibili ka ng bigas, walang problema. Pero kung may ibang baptist, doon ka na. Alam mo yung paano ka makikisama, pero lalo sa religion, huwag kang makikisama dyan. Pa-amen-amen ka rin dyan, dahil lang, ano, matanggapin ka. Yun ang message dito. And then, yan, pati mga anak mo, huwag mong papa, ano dyan, asawa, yung masyadong asawa, kaibigan, masyadong malapit na bonding yun, hindi ka dapat may pag-asawa doon, friends man lang. Hindi pwede. Pwede kang maging friends sa kanila, tulungan mo sila under the terms of God, hindi yung pareho lang tayo, ha? Kahit iglesia ni Manalo, kasi pareho naman tayong grade 6. Wala pa rin pagkakaiba natin. Kaya sabi dito, yan o, they will turn away thy son from following me. So yung nakita ko doon sa anak na mas parang ganun eh. Mga Kristiyano din yung ano nila, kamag-anak, kaso mga mahinang Kristiyano. Hindi na lang ngayon sila sa, nagalit pa sila sa tunay na likod ng Diyos. Ba't ganun? Kaya ano, kanina, nabilitaan ko lang, may galit daw sa akin. Ha? Anong ginawa ko sa'yo? Eh alam ko naman, anong klaseng tao yun? Hindi na rin ako. Hindi sige, magalit ka. Makarnal eh. Normal lang yun, magagalit ka sa akin kasi may silaw ka eh. Ganun nangyari dyan. Kaya sabi dito, yan ang gawin nyo, huwag kayong makisama sa kanila, yung mga gamit nila, again ha, kung sa'yo lang. So, huwag nyong asamba sa Diyos-Diyosan, obvious na yun eh. Pero ang point ko dito, sa bakit daw, bakit di tayo makasama sa bakit? For thou art an holy people unto the Lord thy God. So, adalas example, yun, mga babae na naman. Kunwari, si Tricia, tama na. Ay, maliligaw kayo. Hindi, si ano na lang. Saka na. Ito, napapanahon si Ate Jamie nyo. Amen? Maganda ba si Ate Jamie nyo? Lahat na nasa kanya, halos eh.
Pati lapad lang. Binalance ko lang. Ako din naman eh. Pero, so kaya hindi kayo binobola. Ang ganda mo. Nasa maayos ka. Papatol ka ba ang kanina lang? Matalino ka, hindi. Amen. Well, yung kwento na naman sa anak ng pastor ganun eh. Parang gusto mo ipagkaibig isang kanikanino lang. Isa, ang higpit naman yung tatay, lahat naman ayaw mo na eh. Ginagait ka nga eh. Kasi mga bata, misan, bilis lang mag... Kamukha lang nung napanood kong pelikula, ganun eh. Pogi na yun. Hindi. Gulo-gulong buhok. Kasi kung ano, mag-ingat kayo sa pinapanood nyo kasi dito iniset natin yung standard dito eh. Pag magulo buhok na, magulo din ang utak nun. Hindi man lang makapag-ayos. Buti si Joshua ngayon. May paraan naman, di ba? Maayos yung buhok na Joshua. May paraan yan eh. Kung natural sa'yo, medyo kulot, may gupit na maayos dyan. Lalaking lalaki, pogi pa rin. So, maayos ang gupit, maayos ang damit. Kasi, sabi dito, holy people unto the Lord. Pag sinabi, holy, banal ka, hindi ka basta-basta, hindi ka kanina, kanino lang. Ano sabi dyan? The Lord had chosen this. So, inulit lang yung kanina. Sabi dito, to be a special people unto himself. Sino gusto na special dito? Kung afford mo, di ba? Pansit na special. Ayun, ganun eh. Pag may pera ka. Ayoko ng pansit lang. Gusto ko special. Show pao. Eh, special po. Mas mahal yan. Pero special yan. Mas marami. Mas malinis. Ano, mas masarap. And then, may yung konsepto kanina sa unto himself. No? So, sino dito yung mayayaman po? Kaya, kasi palabasa may pera. Makikita mo yung gamit nila, hindi basta-basta kasi gusto nila, siyempre, gusto nila, mayaman. Yung iba dyan, hindi bibili ng Toyota yan. Kasi masyado common eh. Gusto ko yung, ano, yung kakaiba. Kahit mahirap i-drive. Alam niyo, may mga mahirap yung Lamborghini. Ang ganda tingnan sa labas no, pag minadrive mo na, alam mo, mabangga ka talaga eh. Kasi di mo makita, di mo makita yung sa side mo, likod mo, may harang. Okay lang sana lang maikot. Ganon din yung mga damit minsan. Kahit makate, susuot nila yan kasi ang gandang tingnan sa labas. So yung pagka-special nila, hindi magandang special. Tayo, special tayo sa Diyos. Again, magligtas ka. Amen. Yung NF ko, yung palang tawag nyo na NF ha. Natutunan ako ha. Ewan ko, sige, syempre, alam nung Facebook tsaka YouTube kung ano yung mga pinapanood ko, pinapalabas naman yung kaso mga kulto. Payabangan, eh, lagi CCF, yun ang lagi nakikita eh. Gaya-gaya yan, gaya-gaya. Tapos, yung maganda, ginagaya, pero then, hindi magaya yung pagsadyos talaga. Kaya sabi dyan, sinasabi dito, above all people, mamaya may point pa tayo dyan, that are upon the face of the earth. So, ang number one, assured. Yan ang calling natin. Sigurado, ang Diyos na namili. At paulit-ulit. Actually, hanggang point number 7, paulit-ulit to. Kaya number 1, assured, sigurado. Amen? Amen. Ang love life din. Ako ba yung mahal mo? Ako papakasalan mo minsan. Alam nyo yan eh. Diba? Kaya, huwag nyo gawin laro. Kaya at least alam nyo yung ginagawa niya. Huwag nyo gumaya. Ba't yun ba masyado insecure? Ikaw ba talaga? Kasalan mo na ako ngayon na. May mga nagmamadali. Kasi minsan parang alam nila, hindi sila sigurado eh. Pag nauntog to, magbabago na to. Iba na yung mahal niya. Ang pangit ng ganun. Pinili ka ba talaga o hindi? Pinili ka ngayon. Hirap nun. Pero ang Diyos, sigurado yung pagpili niya sa atin. It's number one. Number two, alam niyo na, special. Special tayo. Okay? Yan sabi dyan eh. Do you want to be special? Lahat tayo. Pero again, sa tamang ano, iba kaya naman nagpapakulay ng buhok, eh wala kayo, ako lang yung ganito. Ako lang yung kulay blue ang buhok. Pangit naman nun. By the way, lalo sa love life, okay na yung isa, hindi mo kailangan magpayabang sa marami. Yan ang maling-mali sa iba eh. Sapat na yung isa lang, okay na, ibuhos mo lahat sa kanya yung pagmamahal at attention mo. Hindi mo kailangan magpa-special na sa lahat. Di ka rin special nun. Amen? Talagang special kapag ikaw yung nag-iisa. Kaya sabi dito, ulitin ko lang ha. Itong, ang point ko talaga dito, ganito.
Yung choosing natin, in special tayo. Again, sino yung magaling mamili? May mga magaling mamili sa ibang bahay kasi po eh, si Brother James na lang. Kasi mahilig sa sapatos dati. Ako hindi ko na-appreciate dati. Sapatos, basta sapatos. Yan ang utak ko dati ngayon, dinidescribe sa akin. Eh, mas maganda to, malang buto sa paa, maglang. Ah, ganun pala yun. At na maganda yung brand niyan. Kung sino yung magaling mamili, sanay doon, alam yung topic, siya yung magaling mamili, tama ba? Sige na naman, ano ba? Ano mo magandang piliin? Cellphone. Yan ang ano ngayon eh. So, overpriced minsan. Pero iba cellphone, kahit maganda tingnan ngayon, minsan madaling masira, walang matagal na support. Yun yung mga ano ngayon. Alam nyo na yan, di ba? Nag-computer literacy tayo. Importante, supported yung hardware mo tsaka software. Sa, ngayon, mga 7 years na. Dati, 3 years lang eh. Importante yung kasi na-update pa. Ibig sabihin, hindi ka lang iniwala. Nakabenta na sa'yo. Bahala ka na dyan. So, pinipili din natin yung magaling na brand na magaling na company minsan. Amen? So, ano pa yung maganda pagpili? Mga pangasawa na naman kasi nakaka-relate kayo eh. Ano yung piliin nyo mga babae? Kunwari, lalaki. Ulitin na lang natin kasi may mga bago dito eh. Alam nyo na, dapat maka-Diyos, sana ligtas. Maka-Diyos, matalino, hanggat ano, malusog din. Baka nang pili, okay na to, kasas na hindi gumagala, hindi madaldal, hindi nagsasalita, yung pala may sakit na. Talaga hindi mag-ano yan. Ang bait ito, mas... Baka isang daga na lang din mo ipirma dyan, ibulate. Piliin mo rin malusog, amen? Gusto yung magkaanak? Oh. Masaya? Masarap ba magkaanak? Mabait? Napabaitin mo. Ano pa may piliin nyo? Yan nga, anak ng Diyos. Sana hanggat man, matino, maganda yung karakter. Ako tao si AJ. Ako yung pastor. Hindi rin. Kaya kami sa naman, kahit hindi ka okay yung karakter mo ngayon, nani-develop. Eh, at least teachable, yung aking sasabi ni pastor. Eh. Hindi mayabang. Alam mo, sino? Bagong asta lang sa Diyos. Eh. Ayaw masasabihan. Ganun talaga. Amen? Hindi ka lang lalagay sa pangit na lugar. No? So, number one, assured. Number two, special ka. Ang Diyos na namili sa'yo, chosen to be a special people unto Himself. Parang again, ha, kahit sa mga company, ganyan. Sinong pipiliin ko? Iba, titingnan na agad, ano ba, saan ka ba nag-aaral? Pag maganda school, matalino yan, madalas ha, hindi lagi rin. Kaya pinipili yun, kaya huwag kayong ma-intimidate. Pili ka lang saan ka makapasok, at least trabaho mo na, okay? So, kanilang standard naman yun eh. So, gusto lang, matalino, masipag. Iba naman, nasobrahan naman. Ano, wala si ano dito eh, no? Bakit yung sipag na sipag sa school nyo? Kasi alam mo na eh, kapagalitan ka, pag di ka masipag, wala assignment. Eh, paano mag-obligasyon ka rin sa church? Yan na yun. Eh, salamat, iba, sumasama pa rin, nagtitiwala kayo sa Diyos. Amen? Iba, pa sarili na lang eh. Mas mataas ang grades. Ayoko maging 91, gusto ko 92. Pinagpalit mo yung gawain ng Diyos dahil doon, kaya yung matalinong pagpili, gusto ko sabihin dito, eh yung kumpanya gusto, ito yung gusto ko sasabihin kanina. Alam niyo ba yung mga nakopromote, kasi minsan din, kahit di masyadong magaling, eh kaso naman, talagang sold out sila dun eh. Yan yan, tinasabi ko na sa inyo, pero pamili pa rin kayo. Kasi may boss din tayo sa langit, amen? Amen. Iba sa atin, sold, sabi nga sa inyo, pag nasa trabaho kayo, ganyan, atang ulang na lang, himurin daw yung paanong ano, ng boss nila. Kasi alam nila yun ang maglalagay sa isa, tamang kalalagyan. Ganun din sa mga customer, kung ano man yan. Okay? So, huwag din kayo papaloko dun. Sino ba namili sa'yo na maligtas ka? Ang Diyos. Tapos iiwanan mo ang Diyos. Medyo, importante yan, pero pastor, ano lang ako, Sunday, once a week lang ako, ganun. Nako, parang mali. Ang special sa'yo, yung ibang tao. Pinili ka ng Diyos na mag-special, pero binaliwala mo yon. Gusto mo maging special sa salibutan. Nakakalungkot. Yung holiness na pinili ka ng Diyos dito, parang, eh alam mo naman, again, kaya mamili ka eh. Kaya yung anak ng pastor na nagrebelde, eh, ngayon nagmamala ka. At least meron kakampi, yung kakampi nila, mga bakla. Kaya sabi mo, anong gato mo nga to? Sino mo nasa tama kaya dito? Hindi mahirap dapat eh. Ganon din sa inyo. Iba dito, I believe, nag-iisip din kayo.
sinabi ng boss mo, Sunday, may pasok tayo. Eh, sino ba si pastor? Bahala ka dyan. Darating kayo doon. Amen? Mamili kayo ng tama. Ano special sa inyo? Sino special sa inyo? Yung pagpili sa atin na Diyos special, sana yun ang ma-appreciate natin. Kasi again, subjective yung special eh. Yung iba, gusto special. Yung alam mo yung special kanina? Pansit. Special pansit, meron po yung, ano meron dan? Lechon. Eh may sakit ka naman. Tumili ka. Gusto ko special eh, may pera naman ako. Tumamatay mo naman. Sasakyan, gusto ko special, sobrang lakas ng makina, hindi mo naman kailangan. Nabangga ka pa dyan, mayabang ka kasi. Gusto ko special na damit, mamahalin, kulang naman sa tela. Napamahal ka pa. Kumuha kang pokpok dyan, special ba yun? Nakakuha nyo ba? Ang special dapat, special yes, hindi lang sa tawag. Special yung namili. At yung plano siya, special din. Amen? Amen. Number one, assured. Number two, special. Number three, Psalms 44. The chosen ones. Pinili kayo. Ako na muna, but no. Kaya nasa title natin yan, knowing and assuming. Dapat alam mo na that the Lord has set apart him that is godly for himself. So ito, medyo may clue na tayo dito kanina. Mapinili, okay, ang saya naman. Pero again, di basta-basta rin eh. At saka yung pagpili, may dahilan at para saan. Tandaan nyo yan. Kaya inaan natin mga Calvinist para mga ewa. Basta pinili ka, basta yun. Diyos ang pumili, Diyos ang pumili, Diyos ang pumili. Hindi tayo hanggang doon lang. May pinila ka para saan at bakit? The Lord will hear when I call him. Ulitin ko, but know that the Lord has set apart him that is godly for himself. Sa kanina, minuto ko, yung Israel daw, pinili ng Diyos para sa kanya. Ang ganda nun, special yun eh. Dapat ma-encourage tayo. Pero dito, may point dito na kakaiba. Sabi dyan, that is godly. Sige, ito, again, may mga member dito, alam ko, wala dito ngayon dahil something na may policy tayo, pinili tayo, na pinili natin kasi I believe yun ang tama. So alam na natin na alis sila dahil doon. Sino pipiliin natin? Sila ba? Katotohanan ba? Ang Diyos, standard ng Diyos? O basta na lang magkata tayo member? Hindi na. Kaya point number three, ano yung klase na pagpili sa atin para ma-encourage tayo, ma-appreciate natin? Ang sabi dyan, ang bago dito yung word na set apart. Pero actually pareho lang isa sa banal, holy, set apart. Parang, kunwari, may example, kunwari na lang is marami akong, for example lang, marami akong payong. Okay? So, kailangan ko ng payong, pero bibigay ko yung iba sa iba. So, sino pipili kong mananatili sa akin? May iba-ibang klase payong yan. Siyempre, yung gusto ko, di ba? Mira, ako na may namigay. Yan lang nang kayo may mili, di ba? So, ano pa? Ganyan din, oras nyo din. Anong oras ang gusto nyong ibigay sa Panginoon? Ikaw rin may mili niyan. Diba, dahil inuna yung games, talagang attentive yun, no? Nakikinig yun, no? Uy, damage. Uy, victory. Yes, I win. Okay, ano kasi importante sa'yo yun? Nasa ano, oras na pala? Ay, hindi, nilalaro ako eh. Yan. Yung natira-tira mong oras ngayon, tira-tira mong lakas, yun ang bibigay mo sa Diyos. Okay lang, pa-attend naman ako, pero puyat-puyat ako. Okay, at least, dito ako. Pero hindi ka na makapokus. Hindi ka na makapokus kasi tira-tira na lang eh. Tindihan nyo ba yun? Yung lakas ko, sige, maglilikod ako sa Diyos, pero konti na lang, soul winning, napaka-importante niyan. Ano, basta ba? Nantok pa ako, mamaya na. Ay, tanghali na. Konti na lang, okay na yung 30 minutes. Hindi na mag-guess itong batang to, bahala ka dyan.
Basta pag-pray na lang tayo, hindi naman naintindihan. Sinayang mo na yung oras mo. Kasi mayroon ka bang ibang priority. Ano sinasabi dito? Pero ang Diyos, pag namili siya, set apart niyo, siyempre pinakamaayos, sabi niyo, godly. Kaya rin sa ministry, siya nagkakaingitan din, yung binagitin siya yung pastor, kaya siya tinitira, ingit sa kanya eh. Actually talaga, ingit na ingit sa kanya, kasi nga, matapang na, matalino pa, pinagpala pa, tapos, maayos yung mga member niya, tapos humble pa siya, eh talagang parang nag-shine siya na parang nakakasilaw. Amen. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon, kasi may isang binanatan din sila ngayon, banatan din natin. Eh, maling banat naman. Ganyan ba tayo? Huwag kayong maingit doon kasi nga, pinili na rin kayo ng Diyos eh, actually. Kunwari dito, sino nga kakaingitan madalas dito? Kunwari, doon si Pastor, misang kakaingitan. Pero iba misang, kayo-kayo nagkakaingitan. Uy, buti ba siya? Ganda rin sinabi ni Pastor sa kanya. Hindi ko lang sinasabi yun, para i-please lang kayo. Misang, totoo talaga naman. Huwag kayong magkaingitan, amen? Amen. Diyos, nangyayari din kasi yun. Sa halit na magawa natin yung dapat natin gawin, nagkaingitan na, tapos na. Hinto na. Hindi na maayos ang paglilingkod. Kaya point number 3, ang point actually dito, holy, set apart. Pero dahil alam ko, hindi nyo masyado maintindihan yun, dahil paulit-ulit na. Anong isa minus set apart? Bakit special yun? Yung term ngayon dyan na ginagamit ng mga matatasang ere, yung term nila is distinguish. Diba kahit sa school nyo? Anong tawag sa mga honor? May honor na distinguish din, diba? Distinction. Ano yan? Yan pala eh. Kasi nga naman, nag-aral ka, diba? In a way, okay yun eh. In a way, ginagamit ang salita para mas ma-honor pa. Ay, hindi basta-basta sudyante yan. Masipag na. Talagang matalino yan, di ba? So, pero alam na natin ngayon, hindi tayo masyadong hanga doon. Bakit? Kasi bigay lang ng Diyos yun eh. So, binigay siya ng talino, hindi sa Diyos ang kapapurian. No, mamaya, mayroon tayong point na ganyan. Pero, so, pag sinabi distinguish, kasi bakit special yung distinguish? Kasi, ito, estudyante, ito, marunong din, ito, meron. Pero pag sinet apart ka, amen? Ilalagay pa yung sa bandang huli. At introduction niya, medyo matindi. Mga salita. Hindi basta-basta dyan dito. O, mainig kayo. O, kaya palakpa natin. Dinidistinguish yun. Okay? So again, yung mga school kasi, kaya naman ginagawa nila yun, meron din silang, ano, may pakinabang din sila dyan. Napansin niyo ba yun? Again, hindi ko sinasabi sobrang sama na sinasabi ko lang, kinukumpara kasi natin sa mas magandang bagay. Sana nakikita niyo na, lagi natin ginagawa yun. At bakit ipapaskil pa nila yan? O, yung school na to, yung top one sa board, ang bina 10 taon na nakapaskil pa rin eh. Bakit? Kasi yes, pinupuri nila yung estudyante, pero actually, kasama sila doon. Kasi magaling kami, kahit di naman hindi. Isang kasi magaling talaga yung magaling yung estudyante pumasok, hindi magaling ka-graduate. Amen? Kaya kung gusto mong palabas yung school, magaling din kami. So sana nakuha niyo yung point na yun. Kaya ito, ngayon, bakit dapat big deal sa atin to? Pag ang Diyos na nag-distinguish sa'yo. Diba? Ito, hindi katulad to ng mga ibang, parang Kristiyano rin kami. Anong ginagawa mo? At pag lalo ang Diyos na nagtaas sa'yo, talagang binigyan ka ng pagpapala na hindi kaya ng iba. Kasi nga, nagtapat ka. May tatanggi ba ng iba yon? Hindi na natatanggi yon. Nagkaroon ka ng talino kasi nagsipag ka talaga. Talagang binigay sa'yo ng Diyos yun. Kaya iba na ingit na lang. Pero hindi din tayo kailangan magpaingit. Pero still, dapat alam natin na special yon. Pag ang Diyos na namili, set apart, distinguish. Kaya number 3, holy, separated, distinguish. Yun yun. Yan ang ating choosing. Yung pagpili sa atin ng ganun, ng Diyos, ganun yun. Hindi yung basta-basta. Pinili ka lang kasi wala mong ibang mapili eh. So, totoo lang, nangyayari yun sa church. Minsan, pag tumingin, anong klase yung mga tao dito? Eh, kaya naman dito si ganyan, kasi ganyan. Dinidismiss ba? Huwag kayong papayag. Lalo pag alam nyo, kayo ay pinili ng Diyos. Amen? Amen. Kaya na naman kaalam yan eh. Well, dito ka dahil sa bagay na walang kakwenta-kwenta. Problema mo yun. No? Maghanap ka ng tamang dahilan. Again, kung ligtas ka, pinili ka na ng Diyos.
But especially, again, nasa pagpili kasi, yung iba, pinili kita para maging top 10, ikaw top 1. So, syempre, kung kaya mo naman ng mas okay, yun ang gawin mo. Intindihan ba? Mahirap, no? Pero, yun yun. So, balik tayo sa mahirap kanina. Again, yung mga mahirap isa kaya, minsan, walang pag-asa buhay. Eh, mahirap ako. Inano mo na yung sarili mo kasi, dito na lang ako. Hindi dapat kasi again, sa panahon natin ngayon, kasi again, kaya maganda yung mga policy dapat ng government, nakakita pa lang dati, mahirap ngayon. Diba? Ang ganda nun. Kaya marami na ngayon sa panahon natin ngayon, ganyan. Kaya hindi tayo dapat ma-discourage. At pero sa context natin mga Kristiyano, Baptist ngayon, hindi lang ganun, lagpas pa. Kaya again, pag tingnan mo rin yung mga maayos na pastorya, pag nakita ko yun eh, hindi talaga basta-basta eh. Yung character tsaka yung knowledge, hindi ako dinadala ko dahil ganun ako. Kasi na-observe ko talaga, subukan nyo rin. Kung may guest tayo, tingnan nyo rin, sukatin yung kaya nyo. Usapin nyo, hindi lang basta-basta. Kasi nga, inano sila ng Diyos dun eh. Ibig sabihin, bago ka magpastor ng Baptist, hindi basta-basta po. Amen. Hindi ka tulad ng mga iba, kaya andun. Yung mga alam nyo ka pare, paano nagkaroon ng pare? Usapan niyo po yan, hindi rin basta-basta yan. Kaso sa ibang bagay, hindi basta-basta. Iba joke, kinakausap pag mayayaman. Ganun daw yun. At again, nabanggit ko sa inyo last time, minsan may mga kategory sila at na hindi natin alam. Secret. Saan po yung nag-aaral sa kumbento? Ano ba yun? Anong tawag nila doon? Seminaryo. Sino magiging pare dito? Yung iba, ba't di mo alam? Secret, sila na nakakalam. Actually, ako alam ko eh. Yung pinaka-wicked, yun na nagiging pari yata eh. Tsaka yung mga brainwash talaga, yung mga sobrang ututo, yung mga sobrang sold out. Yan yun eh. Pag alam nila nag-iisip ka, nagbabasa ka ng Bible, naku, delikado to. Amen! So, masyado akong mabilis pero kaya niya yan. So, number one, tapusin ko na dito. The chosen ones, knowing and assuming our place in the Lord. Ano yung calling natin? Assured, sigurado. Number two, special. Number three, holy, separated, and distinguished. Okay, hindi tayo binabola ng Diyos, by the way. Amen? At ang preacher. So, kaya again, kayo naman magkakaalaman yan eh. Kaya, bigyan natin ng halaga yung pagpili sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, hindi siya nagkakamali, banal siya. At yung pipiliin niya, banal din. Yung pala gusto ko sabihin, no? So, napag-usapan natin yung mga pastor. Ang ganda sa mga Baptist kasi hindi ka, ano eh, mahirap dayain. Amen? Ibig sabihin, paano mo dadayain? Mare, umunlad at pinagpala ka. Iba sinusubukan, pero nabanggit ko sa inyo isang pastor na napakayaman, di ba? Ang laki ng building. Na-invite daw yung isa, nakapunto lang sa akin eh. Pagpunta niya, mambihirang church ba ito? Parang Bible study ata ito eh. Ang konti nung tao, laki nung church. Yun, nakakahiya yun. Yung pwedeng dayain niya. Ito mong kinakain kitang pastor, kahit ang liit ng church nila, ang daming tao, at ang talino. Kakain kitang ka talaga pag ganun. Amen? Yun ang ating objective dito, kaya puro Bible tayo. Kasi yung church, yung tao, hindi yung building. Amen. Mga kulto, building ang pinatayo. Hindi ako na-impress doon. Kaya yun ang lagi na sa utak sa'yo, ano yung pa-feed ko sa inyo? Anong klase? Ano yung i-aalis? I-spare ko kayo, yung mga kung ano man yan, para makatas makabuelo kayo sa pananampalataya. Kaya iba dito, talaga sinasadya ako yung alisin. Gumagawa akong paraan. Kasi hindi natin kailangan yung mga ganong klaseng tao. Amen? Yung mga kagulo. Ang hirap nung ganun. Okay, dyan muna tayo. Kahit meron pa akong 10 minutes. Hindi, gamitin ko na 10 minutes. Kasi again, yung mga bata kayo, subject na kayo saan eh, pambobola. Okay, ng mga teacher nyo minsan, mga classmate nyo. So, sino yung bibigyan nyo ng halaga? Pag sinabing, Z, dito ka na lang pag Linggo. Kasi yung pinakamagaling sa amin, kailangan ka namin dito. Mga gano'n.
Tingnan nyo kung para saan yun. At napansin ko, kahit sa aking newsfeed, sa NF ko, alam mo yung ginagawa ng mga estudyante yung sa school, bibidyoan, nagsasayaw. Sipisip ko lang, ano kinalaman nito sa magiging trabaho nyo? Sige nga. Now, I understand yung mga iba't trabaho, ganun yung entertainment. Utang na loob, kung matalino kayo, wag nyo ilagay yung sarili nyo doon. Amen? Inaalaw ng Diyos siya, inalaw natin to some degree. Ano, wag natin panoorin, di ba? Mahala sila doon. May mga taong ganun ang ginawa. Pati mga teacher, botong-boto, lalo pag bakla eh. Sayaw-sayaw kayo. Anong kinalaman nun sa school? Sige nga. Kailangan natin mga estudyante, later mayiging mga trabahador yung matalino. May skills. Actually, matibay din ang karakter. Imagine nyo, katulad sa customs natin, ba't puro mga siraulo doon? Nakatingin sa pera na eh, walang dangal. Ano gusto sabihin dito? Eh, pag school ka, pag balak mo, magaling ka sumayaw. Anong kinalaman nun? Walang kwenta. Ngayon, kaya sinasabi ko siya, hindi ko pwede pigilan. Kaya kahit stipin nga, masayo-sayo yan. Aasarin ko lang kayo. Mamili kayo, anong klaseng teacher meron kayo doon, pasweldoan lang yun. Matindihan nyo ba yun? Anong dikta sa kanila doon, yun na yun. Ay, kailangan daw, may special number para yung school natin, ay, ganyan, ganyan. May basketball din tayo dapat dito, may cheerleading tayo dito. Maganda tayong tingnan, ganun yung mga utak nyo mga yan. Ako, di ako basta naguturo dahil lang gusto kong sumikat. Sana napansin nyo na yun by this time. Amen? Kaya sabi doon, set apart him that is godly for himself. Ngayon, di ka rin pipiliin. Balik tayo sa mga pastor ganun. Yung mga pastor, misa, ginagamit niya for how many years? 5 years? 10 years? At katulad din nakita na sa Isaiah, di ba? At sa ibang pag-aaral pa natin, misa, ginagamit din yung iba, pero hindi, may kwento yung mga pastor dyan eh. Medyo ano tayo, kakain tayo. Pero ito kasi yung sila gumamit dito, yung mga pastor, sabi niya, inidoro ka ba? Baho naman yung pasto. Pero inidoro, ano yan, di ba, ginagamit natin, di ba? Ako naglilinis sa taas kasi gusto ko dun eh. Malinis. Ginagamit yung inidoro, pero gusto mo, inidoro ka ba? O gusto mo, ano ka, ano yung magandang gamit niya? Pulpit. Kasi pag ginapangaral yung salita ng Diyos, ito yung, minsan nakikita rin yung pulpit. Gusto mo, inidoro ka o pulpit o electric fan? O aircon. Diba? Naisira. So, pero magandang gamit. Pero inidoro, nakakahiya naman yun. Ganun sa entertainment industry, ang aking trabaho ay pasayahin. Pasayahin. Minsan kasi wala lang silang choice eh. Ngayon, gagamitin ka man ng Diyos, inidoro ko ba? Huwag niyo mapanood ito kung nakakain kayo. Pero lahat naman tayo gumagamit dun eh. Yes, ginagamit minsan yung iba, pero hindi marangal. Parang sinabi ni Paul kay Timothy. Yung ibang ginagamit, ginagamit sa maganda ko na, pagkain. Kaya po yung ibang tao na mayaman ganyan, pati utensil nila, iba, ginto. Pag hindi ko sinabi, kung hindi niya afford yun, ako rin, hindi ko afford yun. Pero, but special sa kanila ginagamit sa pagkain? Pagkain yan eh. Eh, pag mag-CR ka lang, okay lang yan. Karaos lang, di ba? So, balik natin sa pagiging Kristiyano natin ngayon. Ginagamit ka ba doon? Yes, pastor. Ako, minsan-minsan. Maten ako doon at therefore, ginagamit. Totoo naman, pero pag masyado mababaw. Pastor, ako yung joker sa church. Na-encourage siya ba? Okay, salamat din. Dagdagan mo naman. Joker ka na lang. Ako yung taga sa amin, ganun eh. Contento na siya, nagkakamay siya, ganun. Okay naman, naka-encourage. Pero, mamaya, nakakatisod na. Gusto mo ganun? Eh, basta gusto ko rin mag-preach eh. O, di sige. Kasi, ubaya ko. Sandali, huwag yun. Ganun. Pwede ka soul winner. Amen? Amen. At yun, pag mamaya, nagkakain na mamaya, tingnan nyo yung ibang mga spiritual. May ginagawa pa rin sila. Hindi sila nag-preach dito, pero ginagabayan nila yung kapwa ng kababaihan. Okay na okay yun. Amen? Amen. Hindi kami tisod. Pwede ka mag-preach dyan eh. Pag nakikita yung buhay mo na maayos, ang laki ng impact na magagawa mo. At ako, pag kaya ko pangalanan yung mga ginamit din ng Diyos sa akin. Minsan, mga hindi naman pasto, pero dahil dito sa taong to, may naintindihan ako. Na minsan, hindi nga na-place sa pulpit. Pero may naintindihan ako dahil ginamit siya ng Diyos sa particular na moment na yun. So, sana ganun ang attitude natin. Amen? Amen.
But this time, okay, ulitin ko lang, mayroon pa tayong apat mamayang hapon. Ito kaya dapat pahalaga natin ang pagtawag ng Panginoon. Halagay mo yung sarili mo dahil pinili ka ng Diyos. Alamin mo na special ka sa Diyos, specially. At i-assume mo na rin. Iba naman ganito, natin. Iba naman ay binigyan ng talent. Kunwari lang, si Christian. May talent siya magpakanta, magsalita. Ayoko, ayoko naman yan. Binigyan ka nga, nakikita ko sa iba, may potential ka. Hindi, hindi naman. Yung problema din. Kaya sabi natin, knowing and assume. I-assume muna, kung binigyan ka niya, gamitin mo. Amen. Kaya nakita ko si Brad, hindi mo binibisaya yung solving mo. No? Bukod sa pogi ito, pero naiintindihan niya eh. Amen. Ito na yung ano ko, it's time to shine. Hindi mo na magaling sa ibang bagay. Itong bagay nito pwedeng gawin kahit sino sa atin. Basta alam mo yung gospel, ligtas ka, may oras ka, yung oras natin ginaga, yung oras natin binibigay yan eh. Hindi naman yan, ay masobra pa ang oras, mag-soul winning ako. Ako pa, ala-ala. Pinaghahandaan yun, pinapanalangin. Amen, so mamaya, tuloy pa natin. So may fellowship tayo mamaya, pero ayaw, bigyan natin ng oras sa Panginoon. Special tayo sa Kanya, special ba siya sa atin? Sana, dapat siya pinaka-special eh. Yung mga taong special, yung katulad niya, pag ikaw, sold out ka na sa lilat ng Diyos, sa gawain ng Diyos, magtataka yung bad. Linggo ngayon, magpahinga ka, ganyan na naman, Sabado pa, lingkod ka pa rin. Hindi nila maintindihan yun. Hindi nila maintindihan, special kasi ang Diyos sa'yo. Sa kanila, hindi. Kaya, ano ba yan? Gala naman tayo, mag-stall-stall naman tayo. Hindi nila maintindihan yung nakakawa sa kanila. So ngayon, tayo naman, take natin yung opportunity. Kung naiintindihan mo yung kahit konti pa lang, dagdagan mo pa. I'm sure na iba-iba yung pangunawa natin sa ngayon. Eh. Tingnan ko lang kayo, iba, di nakaka-appreciate siguro. Yung utak nasa ibang lugar. Eh. Mayroon iba, nakaka-appreciate nila. Dadagdagan pa nila yun. Lalong nagiging special. Parang special pansit. Ngayon, yung pagkain, pangit din niya masyado, okay, di ba? Nakakain ako gano'n, low meat. Ang bihira, talagang loaded eh. Parang ayoko naman kainin na, ano ba meron dito? Gusto ko lang mabusog eh. Bukod sa mahal. Sa tamang special tayo. Amen? Amen. Sa mamayang hapon, tuloy po natin yan. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na ma-appreciate namin ang magiging pagpili mo sa amin, Panginoon. Again, sa una, sa kaligtasan. Pero pangalawa, doon kami with yourself sa Calvinism. Pero yung pagpili nyo, special po yan. At after even salvation, may pinipili ka pa rin para sa amin. Maglingkod. Maging maka-Diyos, Panginoon. Kagamit-gamit. O bagay na yan, maintindihan namin, ma-appreciate namin. Therefore, hindi namin pagpalit ito, Lord, katulad ng mga ginawa ng mga backslider. Na ngayon, I believe, nagsisisi na yung iba. Yung iba naman, ay lalo tumitigas. Unfortunately, so I pray na privilege na binigay sa amin bilang lingkod niyo, Panginoon, ay ma-appreciate namin again. Pasalamat kami, gawin namin ang tama, gawin namin maayos, Panginoon. Alam po, Lord, magpaspasin niyo ng aming kakainin. Fellowship mamaya. Fellowship sa lunch, Panginoon, aming baptism, Panginoon, nagpalaan niyo lang yung tumusunod sa inyo, gitiwala, at even hanggang mamaya, ang conclusion ng service na ito, Lord, message. Ngayon, ano natin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.